So welcome ulit sa aking channel mga bro, River TV. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin na rin po yung notification bell para malaman mo kung ano ba yung madalas kong tinuturo dito. So for today's video mga bro, so kung nakikita nyo dyan sa screen, request cannot be processed, file name must only contain alphanumeric characters, please try again later. So ito po yung mga common problems o yung mga laman ng ating laman ng aking comment bank sa aking mga previous vlog. So nahihirapan silang mag-upload ng kanila or mag-enroll ng kanilang bank account sa disbursement account enrollment module ng SSS. So bigyan natin ng linaw, bigyan natin ng solusyon, isa ipapakita ko sa inyo. So panuorin hanggang sa dulo para malaman mo kung ano ang dapat gagawin. So hindi lang po yan ang aking ipapakita. So ipapakita ko rin yung ibang issues. So halimbawa blanco po yung nakikita nyo at yung unavailable service. Kung ano po yung dapat gawin kapag maka-encounter ng ganun issue. So una kailangan nyo lang mag-login sa inyong my.sss account. Okay. So mga wala pang my.sss account, so mag-register na kayo. Ilalagay ko sa description yung link kung paano gumawa ng account sa my.sss. So yun yung kailangan nyo mag-login kapag nandito na kayo sa e-service at so after nyo mag-login sa e-services tapos bank, select mo lang yung bank. So mabilisan lang to kasi tapos na rin naman nating i-tutor to kung paano mag ano. So ipapakita ko lang din ulit. So ang i-enroll ko ngayon yung RCBC Discartech mobile app siya. So lagay lang natin yung bank account number. So ito guys ha, so double check nyo ng maigi yung ini-input nyo po na bank account at saka bank name. So importante po yan. So huwag natin sisik agad sa SSS kung hindi successful yung ating pag-enroll. Dapat double check natin maigi kung tama ba yung ating mga ini-input. Tapos yun nga, piliin natin yung document type. So screenshot po ang kailangan natin dito. Tapos choose file. Tapos hanapin natin yung screenshot. So ready nyo na yung screenshot nyo. So kung napapansin nyo, ito po yung file name na kailangan natin i-edit. So ipapakita ko lang sa inyo step by step kung paano gagawin. Ayan po. Kapag may nakalagay po kasi dyan na dash or mga underscore, so kailangan na kasi yung tanggalin. So mamaya ituturo ko kung paano. Tapos yung napapansin yung character spaces are not allowed in bank account number. So tingnan mo yung bank account number na in-input mo. So dapat wala siya mga dash. Ayan, straight lang po na number yung bank account number na i-input natin. Walang mga ganyang dash or spacer, okay? So kailangan nating tanggalin yan. Dapat sunod-sunod na numbers lang. So kapag okay na, check mo lang ay agree tapos submit mo lang. So gaya ng sinasabi ko, kapag na-encounter kayo ng mga ganito o kaya service unavailable, please try again later o service unavailable. Huwag isisi agad sa SSS. Baka nasa inyo po yung problema. So kung napapansin nyo po yung data ko dyan, yan po. Napakabagal po, napakahina po ng kanyang. So wala pa nga po siyang 0.3 KB lang. So napakahina. So sabi nga ni SSS, kailangan nyo na po ng, kailangan nyo rin po ng strong internet. Ang kailangan lang natin i-refresh, tapos mababak ka sa login. So login mo lang ulit. Yan, tapos balikan mo lang yung ginawa mo. Ulitin mo lang, so tiyagaan mo lang ulitin. So ganun pa rin ulit ang gagawin mo. So punta ka ulit dun sa may bank. Ayan, tapos select mo lang ulit yung bank. Tapos yung bank na meron ka. So RCBC Discartech po yung gamit nyo, yung Discartech po. Okay, tapos yung bank account number. Ayan. Tapos kailangan nating tanggalin ulit yung spacer na yung dash. So dapat purong numbers lang.
Okay. And then, select document type. So, screenshot po. Okay, screenshot. Tapos, choose file. And, tapos, hanapin mo lang yung screenshot mo. Okay, tapos. So, kung nakikita yung file name niya naka-arrow dyan. So, yan po yung i-edit natin mamaya. Yung i-rename natin. So, dapat wala siyang mga special characters niyan tulad ng ayan, yung underscore, yung dash, kahit anong mga symbols po dyan. Okay? So, mamaya tuturo ko sa inyo kung paano mag-rename. Tapos, I agree ulit. Tapos, enroll disbursement account. Tapos, okay mo lang. Tapos, kapag ganyan, so walang nangyari, scroll up mo lang. So, ito na po yung madalas na nababasa ko sa comment box sa mga previous vlog ko. So, hindi nga daw po sila makapag-proceed. Hindi sila makapag-enroll ng kanilang bank account kasi ito nga daw laging sinasabi. Request cannot be processed. File name must only contain alphanumeric characters. Please try again later. So, ito ang dapat natin gawin, no? So, kailangan natin i-rename po yung screenshot po natin. So, kailangan lang natin pumunta sa ating file manager ng ating cellphone. So, ipakita ko lang yung screenshot. Ito po yung So, ito po yung screenshot ko, yan. Tapos, ito po yung file name niya, yan. Ito po yung name niya, PixArt. Tapos may dash. So, kailangan natin tanggal yung dash tsaka yung underscore. So, kailangan natin pumunta sa ating file manager, no? Okay, yung file manager. Tapos, hanapin natin yung photos or yung screenshot po natin na kailangan nating i-rename. Okay, tapos kapag nahanap mo na, ayan, ayan natin, yan, ganyan. So, ganito ang pag-rename. Yung naka-highlights po dyan, tanggalin natin. So, wag isali yung JPG, ha. So, ano ba, lagyan natin ng River TV. Tapos, haluan natin ng numbers. So, combination pa siya ng numbers and characters. Okay, so River TV 01. Tatandaan nyo po natin yung River TV 01. So, balik ulit tayo dun sa ating enrollment module sa SSS. So, ayan. Tapos, ang gagawin natin, ulitin ulit natin yung ginawa. Okay. Back sa umpisa ulit tayo. So, hanapin lang natin yung bank natin. So pagtsagaan natin yung ganito kapag maka-encounter tayo, wag agad mag-init ng ulo, wag agad mag-chat kay SSS, mag-email kay SSS. Isipin natin na mabuti o tingnan natin mabuti kung wala bang mali tayong nagawa o kung tama ba lahat ang in-input natin. Ayan, ulit tayo sa umpisa, tapos document type yung screenshot, tapos choose file name. Ayan, tapos hanapin na natin yung nirename natin. Okay, tapos yan. Okay, yung nakikita rin dyan, River TV. Okay, River TV 01. So, yan po yun. Click lang natin yan. Ayan po, nag-iba na po yung file name. Tapos, ay agree ulit. Tapos, enroll disbursement account. Tapos, okay mo lang. Yun. Successful kaya? So, medyo matagal mga bro. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag ka-blanko, wala kayong makita, maaring dun sa cellphone mo yung problema o yung gamit mong gadget. So, tingnan ulit sa taas yung data ko. So, 00 siya. So, walang KB po talaga. So, sabi nga ni SSS, tingnan din po yung data nyo o yung gamit yung network. So, i-refresh mo lang ulit. So, kapag na-refresh mo na siya, so, balik ka ulit dun sa umpisa. Yan yung mga madalas na encounter ng ibang ano natin, no, na nag-e-enroll. Hindi yung mga madalas ko nababasa sa comment section. Hindi nga daw nila magawa-gawa. So, kapag naka-encounter kayo ng mga ganyang problems, so ulitin nyo lang
dapat strong internet din daw. So mas maganda kapag may wifi kasi sa inyong bahay, no? O kaya makiki-wifi kayo sa inyong kapitbahay. Tapos choose file ulit. Tapos hanapin ulit natin yung screenshot natin. Okay, so River TV, ayan. Tapos tick the box ulit, agree, tapos enroll ulit natin. So sana okay na kahit yung internet natin ay pupugak-pugak. So yun, may 12 KB tayo, no? So successful po yung pag-enroll po natin, no? So you have successfully enrolled your bank account details. So bali ito mga bro, pangatlo ko lang enroll to, no? So huwag nyo gayahin nyo akin, napakadami ng in-enroll. So lahat ito hindi ko pa sinubukan. So pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-enroll sa disbursement account enrollment, no? So pwede namang dalawa, yung isa e-wallet tapos yung isa bank account. So kasi pag e-wallet, hindi nga daw pwede doon yung, hindi pwede doon yung mga salary loan at saka mga calamity loan sa e-wallets, dapat sa PisoNet daw po. Tapos yung nakalagay dyan yung enroll disbursement account for approval of servicing branch. So wait ko lang yung pangalawang email ni SSS kung approve ba yung ating supporting document. So tingin ko ma-approve naman siya. So kapag ma-approve to, mga tlo na to sa mga accounts ko na na-enroll dito sa SSS. So lahat na-approve po yung aking mga ginawang screenshot. So hanggang dito na lang mga bro. So sana nasundan niyo yung tutorial ko. So thank you ulit sa inyong panonood.